20 mga miyembro umano ng Tau Gamma Phi Fraternity ang nagsalitan daw sa pagpalo sa criminology student na si Aldrin Larry Bravante na namatay umano dahil sa hazing. Sa nakuhang CCTV footage ng QCPD, makikita ang sunod-sunod na pagdating ng mga motorsiklo sa abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Pinaniniwala ang sakay ng mga ito ang mga fratmen na lumahok sa initiation rites ng biktima. Ang apat na unang sumuko sa mga otoridad na sina Justin Artates, Kyle Michael De Castro, Lexer Manarpies at Mark Leo Andales. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang dalawa sa kanila umamin na kasama sa initiation rites. Nagbigay rin sila ng pangalan ng anim nilang kasama sa hazing. Sa death certificate ng biktima, blunt impact injuries and lower extremities ang cause of death ni Aldrin. More or less mga 60 paddle hits ang naibigay doon sa ating biktima. At tama, more or less mga 2 hours yung initiation rites na nangyari. Bumabagsak na yung katawan niya at yun nga po, pumikit at nawalan ng malay at nire-revive nga nila yung tao, yung victim. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ang Philippine College of Criminology o PCCR kung saan nag-aaral o nag-aral ang biktima. Anila hindi nagpa-recognize sa pamunuan ng kolehiyo ang fraternity. Sinusubukan pa rin naming kunan ng panig ang apat na sumukong fratmen pati ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity PCCR chapter. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.